Diyos ko siya ng sagad na ganun, hindi po siya babalik. Kaya po, delikado po yun mga karunta, kasi po unahan to. Lagi nakapreno yung unahan kapag di bumabalik. Eh, delikado po yun. Kaya ito po mga karunta, ito po. Okay, shoutout mga karunta. Kumusta po kayo? Ito naman po yung Ronda Toda. Mga karunta, nag-aayos po ako ng preno ng aking motor mga karunta. Kasi po, naging problema ko, naputula po ako ng brake cable. Ngayon po mga karunta, binili ako ng bago, panti-mix. Di kinabit ko na. Tapos po, naging problema ko mga karunta. Nung kinabit ko na, hindi po bumabalik yung preno ko, yung pinaka brake ko. Hindi bumabalik sa ganun. Kaya yung tail light ko umiilaw. Lagi nakailaw. Kaya po, ito po, kinakalas ko po siya mga karunda. Inaalam ko po kung paano, bakit nagkakaganon. Kasi po, bago naman yung aking brake cable. Eh, imbis na dapat okay na yun. Drop-in naman po yun kasi panti-mix yun. Ngayon po mga karunda, ito po, ang naging findings ko mga karunda, napansin ko po na itong pinaka rad niya, ito pong kabitan ng rad niya, ito po. Yan. Ito po mga karunda, ito po. Ito po mga karunda, ito po. Yan. Ito po mga karunda, itong pinaka rad niya, ito yung rad niya, bago po yan eh. Ngayon po, napansin ko po na itong pinaka kamay niya, itong pinaka pasukan ng rad, eh maluwag po siya doon sa pinaka kamay niya. Hindi po siya match, so yan o. Hindi po siya match mga karunda. Kaya po pala, kapag pinirenewan ko dito, di ba, na-adjust ko na dito. Mga karunda, na-adjust ko na dyan. Tapos, kapag pinirenewan ko dito, dito sa pinaka-handle niya, ito po mga karunda, o, pag pinirenewan ko yan, sinagad ko na ganun. Ayan po mga karunda, ay bumalik ko. Halos walang kapit. Dapat po sasagad siya rito, gaganun. Sasagad siya na ganun. Ngayon po, ayan, ganyan lang siya, ganyan, no. Okay po mga karunda, ito po yung pinaka findings. Eh, try and error din po ako mga karunda. Siyempre po, hindi naman tayo mekaniko para alam ko, malaman agad natin kung ano sira ng motor natin. Kaya nga po, try and error lang po mga karunda. Ito po, pakita ko po sa inyo. Okay po mga karunda, napansin ko po, pinaka findings ko dito. Itong pinaka pasukan ng rad, maluwag. Kasi po malaki to, eh, pinaka kamay niya, laki ng bilog. Tapos yung binili ko, bago, ayan po, kita nyo na po, liit. Liit niya. Kaya pag pinirenuhan ko, ganyan, maluwag siya. Kahit i-adjust ko siya ng sagad na ganun, hindi po siya babalik. Kaya po, delikado po yun, mga karunta, kasi po, unahan to. Lagi nakapreno yung unahan kapag di bumabalik. Eh, delikado po yun. Kaya ito po, mga karunta, ito po. Ayan o, mga karunda, ayan o. Ayaw niya o. Kaya pag binuksan mo yung ilaw niya, lagi naka-tail light. Tataka ko, bakit lagi naka-tail light yung ano ko? Di, ngayon po mga karunda, ito po, ibabalik ko po yung original niya na ano, ito po yung pinaka-original to. Yan. Ibabalik ko po yan para sumakto dito sa butas, kasi po match siya, oh. Kita nyo po yung butas niya, no? Tsaka yung original niyang ano, magka-match po siya. Compare dito sa bago. Ito po yung bago. Nakita nyo po, luwag oh. Yan oh. Yan po, nakikita nyo mga karunda. Yan, luwag. Di ba? Kaya pala hindi bumabalik yung preno ko. Pag pinirino ako na ganun, hindi siya bumabalik na ganun. Kasi nga po, maluwag siya dito. Hindi po match yung nabili kong brake rod. Oo, oh, tama. Brake cable pala, hindi brake rod. Okay. Kaya po ito mga karunda, yan. Ibabalik ko siya sa dati. Yan po. Ibabalik ko itong pinakaano niya. Kaya layo ng diferensya mga karunda, oh. Tingnan nyo to. Ito yung nabili ko local. Ayan, oh. Ito naman yung original. Ang layo ng diferensya. Kaya pag sinukat mo yan, oh, diba? Luwag-luwag, oh. Kaya pala yung preno ko, di bumabalik. Tingnan nyo, ito na po. Ayan, ibabalik ko siya sa dati. Ayan po, kita nyo po. Match na match siya, oh.
O, di ba? Kaya po, advice ko po sa inyo mga karonda, pag nagpalit po kayo ng brake cable, huwag nyo pong itatapon itong pinagpalitan nyo kasi yung mga original parts po ito eh. Yan po yung sukat dyan sa pinakakamay niya. Ito po, yan. No? Yan. Kaya once na local yung binili nyo at kinabit nyo, magluloko talaga yung preno nyo. Ayan, kita nyo po, liit oh. Kaya po, yan po yung mga tips ko sa inyo mga karonda. Advice ko po na huwag nyo po itapon yung mga pinagpalitan nyo kasi magagamit nyo rin po yan eh. Kasi original parts po yan eh. Yung mga nabibili kasi ngayon mga local na, hindi much eh. Okay po mga karonda, i-continue natin to pag naikabit ko na yung preno. Okay po, wait lang. Okay po mga karonda, ito na po, naikabit ko na po yung original parts nya. Yung pinakakabitan ng ano yan, rod nya, brake rod. Ito po na, nakabit na po yan. Ngayon po mga karonda, mataas po ang preno yan kasi po bago yung cable ko. In-adjust ko rin po itong kamay na to. Okay po kasi mga karonda, kapag may inana yung preno nyo, mag-adjust kayo dito sa kamay para tumaas siya. Kasi po, siyempre, araw-araw gamit, lumipis yung brake pad nya, brake shoe. Kaya po, mag-adjust po kayo ng kamay pag medyo may inana yung kamay. Ay, yung preno nyo, adjust nyo lang po rin dito. Kaya luwagan nyo lang po itong tanggalin nyo muna itong tornilyo, tsaka po i-adjust nyo dito, pangat. Okay, yan po mga karonda, kita yun po, mabalik na oh. Yan, medyo mataas ang preno yan, kaya po mag-a-adjust tayo nyan, dito na po sa pinaka-handle. Ito po mga karonda oh, di ba kanina, yung pinaka-brake ko, hindi bumabalik. Ngayon po mga karonda, tingnan nyo po, mabalik na oh. Ayan, di ba, sumasagad na siya dito. Kasi kanina, yung naging problema ko, hindi siya bumabalik na gano'n, nasa kagitna lang siya. Kaya yung brake light niya, lagi nakailaw. Ngayon po mga karonda, yan o. Diba, bumabalik na o, yan o. Diba? Ngayon po mga karonda, mataas po yung preno ko, kaya po mag-a-adjust ako dito. Yan, ito po yung adjustan niya mga karonda, yan o. Luwagan nyo muna to. Yan, diba? Ngayon, kapag pataas yan, ang pihid nyo pataas, pataas din yung brake, kaya medyo mataas yan, oh. Kaya iikot nyo po siya pa. Yan, pababa po ang ikot, yan. O yan na po mga karonda, yan na po yung pinaka-preno ko, di ba? Ayan, ano na po, oh, bumabalik na siya. Okay, yun, nakuha ko na po yung technique. Kasi po naman problema ko, kung saan nagpipreno, hindi bumabalik. O, yan po mga karonda, oh. Bumabalik na siya, oh. Okay, ayun. Hindi po ako mekaniko mga karonda para mag-advise sa inyo na ganito. Pero sa, based on my experience, sishare ko rin po sa inyo yung mga natututunan ko. Kasi po, kailangan po yan. Hindi po puro paggawa tayo ng paggawa. Eh, hirap din po nung biyahe ngayon. Kung puro tayo paggawa, eh, siyempre, bawas kita din po yun. Kaya, hanggat maaari, kung kaya naman natin gawin, kuting-tingin natin. Madali naman po magtanong pag hindi natin may kabit o may meron tayong hindi magets. Madali naman tayo magtanong sa mga mekaniko. Eh, mga simple po yung mga ganito, hindi na kailangan dalhin pa sa mekaniko. Yan po, mga karawanda, oh, yan, oh. Tanyo. Tanyo gulong ko, ayan, oh. Nagpipreewheel na po siya. Oh. Ayan, tapos pipreenohan ko, ayan. Yan po, lakas ng preno. Yun, oh, bumabalik na siya. Ayos, galing, ni Ronda Toda. Okay po mga karonda. Siyempre, sishare ko rin po sa inyo yung mga natututunan ko mga karonda. Para po just in case, mangyari din sa mga sasakyan nyo, sa motor nyo. At magkakaroon na kayo ng idea kung bakit nagkakaganon. Kasi po usually, pag bumili ka ng pyesa, di ba? Pag kinabit mo na, usually, akala mo okay na lahat. Pero pag kinabit mo na, hindi pala match yung nabili mo, maglulukot magluluko yung preno ng ano, yung preno mo. Kaya po yan po mga karonda oh. Hmm. Aside din po niya mga karonda, chinik ko rin po kanina itong kamay niya kung ano. Kasi po usually nagkaka-problema lagi dito kapag nag-i-stack up to. Yan po, pag nag-i-stack up yan. Kasi pagkatagalan, hindi walang baklasan, kinakapitan naman dumi-dumi yan, nag-i-stack up din po yung kamay na yan. Kaya po, pag hindi bumabalik din yung preno nyo, yan po yung mga titignan nyo. Dito, check upin nyo muna to. Linisin nyo po muna, lagay nyo ng grasa.
Tapos tanggalin yung mga dumi-dumi. Okay, ayan o. Chinik ko na yan o. May grasa na rin yan mga karonda o. Okay po. Yan po yung tips ni Ronda Toda. Ngayon po mga karonda, isinabay ko na rin po mga karonda kasi po, pag nag-change soil ako, twice a month po ako nag-change soil mga karonda. Yan po o. Sinabay ko na rin yung change soil ko para isang gawaan na lang. Ayan o. Medyo ano na, maitim na yung aking langis. Yan po o. Kaya po ano, every 2 months po, medyo okay-okay pa yon. Kasi iba naman every month eh. Kung may budget din naman, every month, mas okay yon. Pero kung di naman ganong gamit yung sasakyan natin, 2 months po, maximum na yon. Para mag-change soil tayo ng panibago. Okay po mga karonda, ito yung ating Honda TMX. Okay, shoutout po pala sa aking operator kay Juan Guanzon Jr. Pare, huwag kang mag-alala sa motor natin, inalagaan ko yan. Okay. Okay po, shoutout din po pala sa aking mga kabats. Sa aking batch 93, Lagro. Mga Lagro niyan. Okay, shoutout kila paring Rodel Culiado. Pare, shoutout. Tsaka sa aking mga kasama, Kaltoda Boys. Tsaka Team Annex. Top Guys Family. Siada Family. Lahat ng family. Okay po. Ay, medyo excited po ako ngayon mga karonda. Kasi po, almost 2 weeks ako hindi bumiyay. Kasi may trabaho ko mga karonda. Ngayon lang po ang free time ko. Kaya po, ito, inasikaso ko na po yung aking motor. Para po condition siya. Shoutout din po pala kay aking kaibigan, kay Michael Rubio, pare. Shoutout. Pasensya na, hindi kita nasi-shoutout sa FB ko. Okay, ingat sa barko, pre. Pag ano, kita-kits tayo. Okay. God bless, pare.